days mini-vlog nga, isamahan nyo ako sa isa sa nagpapasaya sa mga babae. Sos ko, matagal na nga tong video na to, mag-iisang buwan na bago ko pa ma-edit. Dahil nga lagi akong busy sa trabaho at madalas din ang pag-ulan, ay bibihira na nga ako makapag-voiceover. Kaya naman nagtambakan na yung mga gagawin ko. Oh no! Andito na nga ako sa bayan at pababa na nga ako ng tricycle. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na isa sa nagpapasaya sa ating mga babae. Pumunta nga ako ngayon sa salon dahil nga hindi ko na maintindihan kung anong itsura ng buhok ko. Hindi ko na nga alam kung saan papunta ang location ng buhok ko at parang napapasayaw na rin ang sayaw ni Marian. Everybody looks to the left. Everybody looks to the left. O, aminin mo, napasayaw ka rin ng TikTok na yan. Masok na nga ako dito sa loob ng salon at medyo maaga-aga pa nga ako nito dahil nga wala masyadong tao. Dito nga ako madalas na nagpapariban ng buhok dahil nga wala lang, gusto ko lang. Numpisahan niya na nga hiwa-hiwalayin yung buhok ko at naglagay na nga rin siya agad ng gamot. Bagong ligo nga lang pala ako nung pumunta dito kaya naman hindi niya na-winash yung hair ko. Sa mga oras niyang yan ay talaga namang amoy na amoy ko na ang amoy ng gamot ng salon. Charis, sa tagal ko nga hindi nakakapunta dito dahil nga isang beses lang naman ako magpaayos ng buhok. Habang nilalagyan niya nga ng gamot yung buhok ko, abay nagchichismisan nga kami dyan ni Beshi. Pinapakita niya nga sa akin tong bago niyang salamin at pinagawa nga daw niya. Maganda nga daw yun dahil nga may frame. Makalipas nga ang ilang minuto ay binanlawan na nga rin agad tong buhok ko. Every time nga na inaanlawan yung buhok ko dito at humihiga na ako dito, feeling ko nasasakal nga ako. Sa lahat nga yan ang pupuntahan kong salon, ewan ko kung bakit ganun yung nafe-feel ko. Pagkatapos nga anlawan yung buhok ko dyan, ay tumayo na nga rin agad kami at pinunasan niya nga ng towel tong buhok ko. Pagkatapos nga punasan tong buhok ko, ay nag-start na nga rin siya mag-blower. At syempre, pagkatapos i-blower ang buhok, ay paplansyahin naman. Andito na nga tayo sa mainit na part at buti na nga lang naka-aircon dito at hindi lang yan naka-electric pan pa. Inumpisahan niya na nga paghiwa-hiwalay at hati-hatiin tong buhok ko para nga mabilis maplancha. At para nga buong kasulok-sulokan ng buhok ko ay maplancha ng ayos. After 24 hours ay natapos na nga rin yung pagpaplancha ng buhok. Pagkatapos nga planchahin itong buhok ko ay pinagpahinga nga lang saglit bago nga uling lagyan ng pangalawang gamot. Sa mga oras kang iyan ay nagdadagsaan na nga yung dating ng mga tao dito. Aba, may mga nagpapakulay ng papatreatment. Kaya naman halong-halo na yung mga naamoy ko dahil nga sabay-sabay ang yung dating ng customer. Buti na nga lang pangalawang gamot na to bago magdagsaan yung maraming tao. Pagkatapos nga lagyan ang buong buhok ko ng gamot ay binabad nga lang to ng ilang minuto. At sa mga oras nga iyan ako'y gutom na. Kung mapapansin nyo nga yung labi ko ay sobrang putla. Paano ba naman lahat ng lip tint sa labi ko ay nasipsip ko na dahil sa gutom. Cheers! At nang maibabad na nga sa gamot ang buhok ko ng ilang minuto ay inanlawan na nga rin to agad. Pagkaanlaw nga ng buhok ko dyan ay binabad naman tong buhok ko sa pan-treatment. Grabe, ang sarap nga nung treatment na ginamit niya. Malamig sa ulo at malamig din sa hair. Katapos nga ibabad tong buhok ko sa treatment ay inanlawan na nga rin agad. Grabe, ang sarap nga. Mas lalong lumamig nung naanlawan na nga yung buhok ko. At pagkatapos nga niyan ay binulower na nga rin agad at pinalansya yung buhok ko. Andito na nga tayo sa katotohanan at makikita nyo na nga kung ano yung result ng itsura ng buhok ko. Sos ko, tatlong araw ko nga hindi liguan tong buhok ko at tatlong araw nga lang din tong maganda dahil nga sa susunod na araw ay para na naman ako nakipaglaban sa digmaan. At dahil nga bare months na, mauusan na naman ang pagpapariban ng mga kababaihan. Wala namang masama kung papagandahin mo yung buhok mo basta meron kang pambayad sa salon. Kaya naman salamat sa mga umu-order sa TikTok shop ko dahil nga meron akong pampaganda ngayon ng buhok ko. Kaya naman umorder na kayo ng umorder para naman sa susunod ay may pan-treatment ako. Charis. At hanggang dito na nga lang muna ang ating mini vlogs. Kita-kits na lang sa susunod ko pang upload. Thank you po sa mga nagsusupport at walang sawang panonood ng mga video ko. Thank you for watching. See you on my next mini vlogs. Bye!